Pitong beses na sinaksak ang isang sanggol sa Cebu hanggang sa ito'y napatay. Ang itinuturong sa larin ang mismong ina na menor de edad. Ikwento mo, Naomi Dairy. Sa bahay na ito sa Mualbual, Cebu, natapos ang buhay ng isang taong gulang na babae matapos tagtarin ng saksak. Katabi raw nito ang sugatan niyang ina. Ang 16 anyos na si Jane, hindi niya tunay na pangalan na siya rin umanong may gawa ng krimen. Kwento ng lolo ng bata, duguan ang mag-ina ng kanilang datnan sa bahay kahapon. Nakatuntuan na lang ha. Ang sabi niya, nadatnan ko sila, kinarga ko ang aking apo na duguan na. Duguan na. Ayon sa mga pulis, walang ibang kasama sa kanilang bahay ang mag-ina noong mga oras na iyon. Hinala nila. Pinagsasaksak ni Jane ang sanggol bago sinaksak ang sarili. Bukod sa ama at lola ni Jane, napasugod din ang kapitbahay nilang si Hanny Lee na pinulsuhan pa raw ang bata. Pero doon pa lang, wala ng buhay si baby. Ang sabi niya, malaki ang sugat ng sanggol sa dibdib, wala na rin dugo na tumutulo. Isip-isip daw niya wala na ito kasi wala nang tumutulong dugo. Pinulsuhan niya sa leegas sa kamay ang bata pero wala na raw talaga. Isnugod pa sa ospital ang mag-ina pero hindi na umabot ng buhay ang sanggol na may pitong saksak. Patuloy namang inoobserbahan si Jane. Meron siyang tatlong saksak. Na-recover mula sa pinangyarihan ng krimen ang isang talampakang kutsilyo na may bahid pa ng dugo. Bago ang trahedya, napansin daw ng ama ni Jane na kakaibang kanyang mga kilos at pananalita. Sabi niya, mukhang nabaliw si Jane pero hindi raw niya inakalang hahantong ito sa pamamaslang. Dahil menor de edad, isa sa ilalim sa psychological exam at stress debriefing si Jane. Dito ibabase kung dapat ba siyang kasuhan ng parricide. Naomi Dairy, News 5.